Magandang buhay po at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to solve for x and y applying the triangle proportionality theorem or TPT. Just like this example, ito po yung ating figure. So we have this triangle and we have this side x and we have this side y. So paano po i-calculate yung value ng x or the measure of x and the measure of y? So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start. Solve for the unknown side x and y applying the triangle proportionality theorem. So let's try this number one example. Ito po yung ating triangle. Ang measurement po ng side na ito ay 9 and this side is 3. The measurement of this side is 12 and this side is x. And we have this side, 8, at ito pong side na ito ay y. Notice here, meron tayong symbol dito na arrow. That means, itong dalawang line segment na ito or side na ito, they are parallel to each other. So, paano po i-calculate yung value ng x at i-calculate yung value ng y? So, unahin po natin yung value ng x. So, paano po kaya i-calculate yan yung value ng x? Okay, ito pong triangle na maliit dito ay nakapatong dyan sa malaking triangle. So, ilalabas ko po. Okay? So, nung nailabas na, so tatanggalin ko po yung nasa gitna. Yan. So, ito po ay big triangle. Ito po ay small triangle. So, again, yung 12 po dito ay kinuha ko lang dito. At yung 9 dito ay ito yon. So, syempre, may iwan po yung 12 dito dun sa bigger triangle. So, using the triangle proportionality theorem, ay makakalculate po natin yung value ng x at value ng y. So, unahin po natin for the value of x. So, gagamitin po natin yung proportionality theorem. So, ang gagawin lang po natin ay gagawa po tayo ng ratio and proportion between the smaller triangle and the bigger triangle. Okay. So, unahin po natin yung smaller triangle. Ito pong side na ito ay proportional sa side na ito. Okay. Kaya gawa po tayo ng ratio. Ito pong measurement niya ay 12. Lagay po natin 12. And then, i-divide po natin dun sa measure ng bigger triangle na ito. Ano po? So, ano po yung measurement niyan? Since ito po ay 12 at ito po ay x, pag pinagsama po natin yung 12 at x, ito po yung measurement ng buong side na ito. Kaya, ang di-divide po natin ay 12 plus x. Okay? Nasundan po. Ito po yung 12. I-divide po natin dito sa side ng triangle na ito. Okay, kaya 12 plus x. And then, i-equal po natin. Kuha po ulit tayo ng another side para makalculate po natin yung value ng x. So, another side ng triangle, sa smaller triangle at sa bigger triangle. Since ito po ay may measure na 9, ito po ay may measure na 9 at 3. So, pareho po silang may measure. So, yun po yung ating kukunin para makalculate po yung value ng x. So, unahin po natin itong smaller triangle kasi kanina kinuha po natin yung 12 dito, smaller triangle and then bigger triangle. Kaya ito naman po, smaller triangle, ito po ay 9. So lagay po natin 9 divided by ano po ito? Yung partner po niya dito sa bigger triangle ay 9 at yung 3. So 9 plus 3 is equal to 12. So divide po natin over 12. Okay, so meron na po tayong proportion. 12 over 12 plus x is equal to 9 over 12. So, i-apply po natin dito yung properties of proportion na cross-multiplication property. So, i-multiply po natin pag ganon by cross at pag ganon. Okay? So, unahin po natin itong 12 plus x times 9 kasi andito po yung variable. So, magiging 9 times 12 plus x is equal to, ito na pong kabila, ito pong 12 times 12. Okay? To simplify this equation, since meron po tayong 9 times 12 plus x, distributive property lang po yung gagamitin natin dito. Kaya 9 times 12 is equal to 108 plus 9 times x is 9x. So, saan po galing yung 9 times x? 9 times x. So, distributive property po. Kaya 9x. So, since this is plus, kaya ito po ay plus. And then, i-equal po natin 12 times 12 is equal to 144. Okay, simplifying this equation, may variable x, ito po ay walang variable x. Ito pong 108, lilipat po natin sa kabila ng equal sign. Sa right side ang equal sign. So, this become
Pag nilipat po yung 108, 9x na lang po yung matitira. So it's equal to 144. If you transpose 108 to the other side of equation, change the sign. So ito po ay positive 108, magiging negative 108 po yan, kaya minus 108. So 9x is equal to, subtract lang po natin, 144 minus 108 is equal to 36. So 9x is equal to 36, task po natin. So para po makalculate yung value ng x dito, may kasama pong 9, we are going to divide by 9. So divide by 9 sa left, divide by 9 sa right. So ang purpose po niyan ay para makancel po itong 9. So cancel po natin. So ang matitira po dito po sa left side ay x na lang. And then, sa right side naman, 36 divided by 9 is equal to 4. So the value of x is equal to 4. Okay, so how about naman po for the value of y? Okay, so focus po tayo sa variable y. Ito na po ay yung ating variable y. Galing po dito yan sa gitna. Okay, so since y po yung kinakalculate natin, gagawa po tayo ng proportion again to calculate y. So ano po yung gagamitin natin? Ito po yung y. Ito. Ito po yung y, ipapartner po natin. Asaan po yung kapartner nito dun sa bigger triangle? Ito rin po, 8. Ano po? So, y over 8. So, let's become y over 8. Equal natin. Again, alin po dito ang may measurement sa smaller triangle at sa bigger triangle? So, ito pong side na ito ay may measurement na 9. Again, ito pong side na ito ay may measurement na 9 and 3. Okay. So, i-over ulit natin. 9 divided by 9 plus 3 is 12, kaya 9 over 12 po yung ating ratio sa kabila. So, 9 over 12. So, again, we have this variable y at yung tatlo na ito ay may measurement. Ibig sabihin, by cross-multiply again, makakalculate po yung value ng y. So, this will become, unahin po natin yung y times 12 is equal to 12y at sa kabila naman, 8 times 9 is equal to 72. So, again, calculating the value of y here, may kasamang 12 yung y. So, i-divide po natin sa 12 both side of the equation. So, this become divide by 12, then divide by 12 sa kabila. Again, yung purpose niyan ay to cancel this 12. So, ang matitira na lang po dun sa left side ay y is equal to 72 divided by 12 is equal to 6. So, the value of y is equal to 6. Okay, so how about this number 2 example? We have this triangle at meron po tayong side dito. And this side is parallel to this side. Okay. So, how to calculate the value of x here and the value of y? So, yan po yung aking iiwan po na activity po sa inyo. Kapag nasagutan po ninyo or nakalculate po natin ninyo yung value ng x at yung value ng y, ay comment lang po sa comment section natin at hintayin po ninyo yung aking reply kung tama po yung inyong sagot. Okay, so salamat po sa inyong panood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.